Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa pagliligtas mo po sa amin sa katapusan ng panahon na itinakda mo po sa amin, Panginoong Diyos, at sa pag-iingat at pag-aakay sa amin lagi upang mabuhay kaming naglilingkod sa iyo, Panginoong Diyos, upang maipangaral namin ang Ebanghelyo at upang magawa ang ministeryo para sa Ebanghelyo sa natitira naming buhay. Nagpapasalamat po kami sa biyaya mo, Panginoong Diyos, sa katapusan ng taong ito. At sa sandaling ito na magtatapos na ang taon at para sa bagong taon na darating, labis po naming inaasam na mabuhay para sa banal na gawain na ipinagkatiwala mo po, Panginoong Diyos, at para sa kalooban at kaluwalhatian mo sa aming natitirang buhay na ipinahihintulot mo po, Panginoong Diyos. Kayo po, Panginoon, ang nakakaalam ng aming mga kahinaan, kaya pakiusap, mas tulungan mo po kami at hawakan kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang makapamuhay kami ng maayos at makasunod kami para sa banal na gawain na ipinagkatiwala mo po, Panginoon. Salamat sa pagsama sa amin at sa pagpatnubay sa amin sa church at sa maraming mga churches sa buong mundo sa pamamagitan ng salita. Pakiusap, samahan mo po ang lahat ng mga brothers at sisters na nangangaral ng Ebanghelyo at nabubuhay sa pagsunod. Salamat po sa pag-iingat at sa pagpatnubay sa maraming mga churches sa buong mundo. Naway, balikan namin ang taong ito at sa oras na ito sa katapusan ng taon at naway makapaghanda kami para sa bagong taon. Pakiusap din po, turuan mo po kami ng dapat naming gawin sa katapusan ng panahon na ipinapahintulot mo po para sa amin, Panginoong Diyos. Pakiusap din po, pangunahan po kami na mabuhay para sa kalooban at kaluwalhatian mo, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng pagnanais sa Panginoon na muling magbabalik. Sa oras na ito, pakiusap, pahintulutan mo po ang salita na nais mong ihayag, Panginoong Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lucas chapter 2. Lucas chapter 2. Mula verse 8. Verse 8 hanggang 14. Lucas chapter 2. Simula verse 8. Basahin po natin. Sa lupaing iyon, ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa panibot nila at sila'y lubhang natakot. Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Hanggang dito na lamang po. Kahapon, maraming dumalo sa ating All Saints Fellowship. Maaring ang mga hindi dumalo kagabi, malaki po ang nawala sa inyo. Kapanapanabik ang oras na iyon at labis na nakakamangha ang mga nilalaman ng mga pagtatanghal. Kaya kung may mga taong hindi nakapanood, mainam po na panoorin niyo ito kahit sa online. Ang pamagat ng All Saints Fellowship
kahapon ay maganda sa ikalawang pagdating ng Kristo. Anong araw po ngayon? Pasko. Maraming tao ang nagsasabi na ang Pasko, yan daw ang kapanganakan ng Kristo. December 25, Pasko, pero wala pong nakalagay na kapanganakan ni Jesus sa Biblia. Kaya nga, walang nakakaalam ng eksaktong kapanganakan ng Panginoong Jesus. Maring may mga dahilan kung bakit hindi ipinahintulot ng Diyos na may makaalam ng eksaktong petsa. Subalit kahit wala ito sa Biblia, itinakda ng mga tao ang kapanganakan ni Jesus at masyado silang nakapokus dito. Maari kung isinulat ito sa Biblia, maring magkaroon ng mas malalaking problema. Dahil ang mga taong wala naman talagang kinalaman kay Kristo ay nagkakaroon ng espesyal na mga kaganapan upang maipagdiwang nila ang pagsilang kay Jesucristo, at may ilang mga taong nagnenegosyo ang gumagamit sa panahong ito. Kaya kailangan nating pag-isipan na itinakda lamang ang December 25 o yun pong Christmas, Pasko, bilang kapanganakan ng Panginoong Hesus at nagmula ito sa tradisyon ng ibang relihiyon. Isa po itong malaking pista noon na sinimulan ni Emperador Aurelianus, siya po ay emperador ng Roma noong AD 273, upang sambahin nila si Mitra, ang Diyos ng Araw. Dahil may kinalaman ito sa tinatawag na Winter Solstice. Ang araw kasi ay unti-unting humahaba pagkatapos ng Winter Solstice. Kaya ipinagdiwang nila ang araw sa pamamagitan ng pagtakda ng kapanganakan ng Diyos ng Araw nila. Pagkatapos nito, si Emperor Constantine ay naging isang Kristiyano. Sunod noon, iniugnay niya yung araw ng pagsamba sa Diyos ng Araw na si Mitra gamit yun pong talata sa Malakias chapter 4 verse 2. Sabi, ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. Siyempre po, ang tinutukoy nito ay ang Panginoong Hesukristo. Si Emperor Constantine ang nagtakda ng araw bilang kapanganakan ni Jesus sa pamamagitan ng pag-uugnay sa Diyos ng Araw ng Roma kay Jesus, dahil sinabi rin dito na sisikat ang araw. Sa ikalawang Samuel, sabi doon siya'y sisikat sa kanila, gaya ng liwanag sa umaga, gaya ng araw na sumisikat sa isang umagang walang ulap, na ang batayan nila ay ang Malakias chapter 4 verse 2. At noong AD 325, sa tinatawag nilang Nicaea Council ng mga Katoliko, itinakda nila ang araw na iyon bilang opisyal na kapanganakan ng Panginoong Jesus. Pagkatapos nito, ang Eastern Orthodox Church at maging ang Western Orthodox Church at mang maging mga Kristiyano o yung Kristiyanismo ay tinanggap din ang petsang ito. Kaya hanggang ngayon, ipinagdiriwang pa rin ang araw na ito. Subalit, kapag alam natin ito, hindi maganda ang pakiramdam natin kapag dumarating ang Pasko, dahil hindi ito talaga yung kapanganakan ni Jesus. Alam niyo po, noong nagpupunta ako noon sa church noong bata pa ako, hindi ako makatulog masyado dahil nasasabik ako sa Pasko at sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus. Kaya noon, nangangaruling kami sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga bahay-bahay sa madaling araw habang tulog pa sila. Sabi namin, joy to the world! The Lord has come. Ginigising namin ang mga tao.
Pagkatapos, nagbibigay sila ng pagkain sa amin at mga candy na kanilang inihanda. Marami kaming makukuha kung iikutin namin ang buong nayon ng isang beses at kakainin namin ang mga pagkain ng buong saya. Kaya akala ko noon, iyon ang tunay na kapanganakan ni Jesus. At walang nagsasabi kung ano ang Pasko. At maraming mga tao ang nag-isip na ang Pasko ang kapanganakan ni Jesus at ang buong mundo ay talagang nananabik. Sabi nila, "Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her king." Sabi nila, "Let earth receive her king." Ibig sabihin lahat ng mga tao ay tatanggap kay Jesus. Subalit kahit kantahin nila ito, maraming mga tao ang hindi alam kung ano ang pagtanggap kay Jesus. Halimbawa, ang bayang pinili ng Diyos ang Israel, kahit na si Jesus ay dumating sa lupain ng Israel, hindi nila alam na Jesus ang tunay na Mesiyas na kanilang hinihintay. At nung dumating siya, tinanggihan nila si Jesus. Pagkatapos, ipinako siya sa krus sa pamamagitan ng paghiram sa kamay ng Roma. Ngunit si Jesus, na walang kasalanan, ay namatay sa halip na ang mga makasalanan ng sanlibutang ito, siya ay naging bilang handog na pantubos. At muli siyang nabuhay sa ikatlong araw upang magpatotoo na siya ang Kristo. Pagkatapos umakyat siya sa langit habang maraming tao ang nakakakita. Sunod na makita siya ng mga tao sa loob ng 40 araw. Ngunit, kailangan nating isaalang-alang ang isang bagay dito sa Luke chapter 2 na atin lang binasa. May mga pastol noon sa Bethlehem sa Palestine na nagbabantay sa mga tupa sa gabi. May taglamig na panahon sa Palestina, bagaman hindi ito singlamig gaya sa ating bansa. Lalo na po, tag-ulan po ang panahong iyon. Kaya hindi nila nilalagay ang mga kawan sa labas. Kaya ang December 25 sa lupain ng Israel ay talagang malamig at maulan na panahon, kaya hindi maaring ilabas ang mga kawan sa ilang. Kaya nga ang Pasko ay hindi tumutugma sa araw ng pagsilang ni Jesus kung ibabatay natin sa Biblia. At ang kaarawan ni Jesus ay hindi talaga isinulat sa Biblia. Kaya nga hindi natin kailangang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Sa katunayan, ang araw ng December 25 ay kapanganakan ng Diyos ng araw sa Imperyo ng Roma. Sinaliksik ko ang pinagmulan ng Pasko sa isang encyclopedia ng Kristyanismo. At isinulat doon na ang Pasko ay pista ng pagdiriwang ng Diyos, Diyosan ng araw. Hindi natin alam kung kailan isinilang si Jesus kahit ang araw ng muling pagdating ng Panginoong Jesus sa mundong ito. Kaya nga sa Matthew 24:36, subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang ama lamang. Ayon sa lubos na kapangyarihan ng Diyos, ang Panginoon ay muling darating. Ngunit malinaw na nalalaman natin na dumating ang Panginoong Hesus sa mundo 2,022 years ago. Sa Micah chapter 5 verse 2, sabi doon, "Ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Juda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa sa magiging pinuno sa Israel na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan." Kaya may isang lalabas mula sa Bethlehem, sabi na ang pinagmulan ay mula ng una. Sino ang mula ng una? Sa Genesis 1 verse 1, "Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa." Bago ang paglikha sa sanlibutan, may Diyos. At sa John chapter 1 verse 1, "Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos." At sinabi sa John 1:14, "At naging tao ang salita, at tumahang kasama namin." Sa Hebrews 1 verse 3, "Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos, at tunay na larawan ng kanyang likas." Sabi, "Siya
ang tunay na larawan ng kanyang likas. At sa chapter 1 ng John, verse 14, at naging tao ang salita tumang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Sa Micah o Micah chapter 5, may propesya na nakasulat 500 to 600 taon na po ang nakalipas bago pa dumating si Jesus sa sanlibutan. Ayon sa propesya, dumating si Jesus sa mundong ito. Ang pinakamahalagang katotohanan sa Biblia ay si Jesucristo. Kaya nga sa John chapter 5 verse 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kaya maraming talata sa Biblia, ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, ang buhay ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang kanyang pag-akyat sa langit at ang muling pagdating niya sa mundong ito. Ang unang pagdating ng Panginoong Hesus ay naisakatuparan ayon sa mga salitang naisulat sa Lumang Tipan. Kaya sa Isaiah 7:14, narito isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Ang anak na lalaki ay si Jesus. Ang birhen ay si Maria na siyang manganganak kay Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At naisulat din sa Biblia kung ano ang ginawa ni Jesus sa mundo. At siya po ay namatay pagkatapos sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay mula sa libingan. Kesa 1 Korinto 15, simula versikulo 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ipinapangaral ng Ebanghelyo ang tungkol sa Panginoong Hesukristo. Ang kasulatan ay tumutukoy sa Lumang Tipan. Kaya ang mga propesya ng unang pagdating ng Panginoong Hesus ay naisakatuparan nang walang anumang hindi nangyari, lahat ay natupad. At ang isang bagay na hindi pa nangyayari, ito po ang ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus. Pagkatapos na umakyat sa langit, ang Panginoong Hesus, ang Ebanghelyo ay ipapangaral hanggang sa dulo ng daigdig ayon sa mga propesya ng Lumang Tipan at Bagong Tipan. At ang tanging bagay na hindi pa naisasakatuparan ay walang nang iba kundi ang ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus. Nabubuhay tayo sa taong 2022. Anong kahulugan ng 2022? Saan ang galing yan? Ibig sabihin, lumipas na ang 2022 taon simula nang dumating ang Panginoong Hesus sa mundong ito. Kaya ang kasaysayan ay naisulat mula sa panahon ni Hesus. Ang unang panahon bago dumating ang Panginoong Hesus sa mundo ay hindi pinansin. Kaya tinatawag itong BC o before Christ. Ang kasaysayan bago dumating ang Panginoong Hesus ay hindi pinapansin sa mundo. Pagkatapos, dumating ang Panginoong Hesus sa mundo, ang bagong kasaysayan ay nagsimula. At noong naligtas tayo, mula sa oras na iyon, na ipanganak muli bilang mga anak ng Diyos tayo at ang bago nating buhay ay nagsimula. Tama po? Gaya nito, ang kasaysayan ng mundo ay nagsimula rin pagkatapos na dumating ang Panginoong Hesus sa mundong ito. At sa muling pagdating ng Panginoong Hesus, matatapos ang kasaysayan. Kaya lumipas ang 2,000 taon pagkatapos na mamatay ang Panginoong Hesus, muling nabuhay at umakyat sa langit. Kasi Matthew 24 verse 14, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating
ang wakas. Ang Ebanghelyo ay ikinalat na talaga sa buong mundo at ang Diyos ay nagbibigay ng huling pagkakataon na maligtas ang mga tao. Sino mang manampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. At kapag ang Ebanghelyo ay naipaingaral na sa hangganan, sa dulo ng daigdig, talagang ang wakas ay darating. Ang Diyos ay buhay at ang Panginoong Hesukristo ay dumating sa mundo at namatay upang maligtas ang mga makasalanan. At pagkatapos, muli siyang nabuhay at umakyat sa langit. Pagkatapos noon, dumating ang Espiritu Santo sa mundo. Kasi John 15:26, ang Espiritu ng Katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang Ebanghelyo ay may papangaral mula Jerusalem hanggang sa dulo ng daigdig. Binigyan ng Diyos ng mga katibayan ng mundo at mga pagkakataon na manampalataya ang mga tao. At ang mga taong naligtas ay ang mga mamamayan ng langit at mga anak ng Diyos. Ngunit ang mga diligtas na tao na nabuhay ayon sa katigasan ng kanilang mga puso, sa mga hindi nananampalataya sa biyaya ng Diyos at mahabang pagtiyaga ng Diyos, sila'y hahatulan ayon sa kanilang sariling mga kasalanan, ngunit sa pamamagitan ng mga iyon, tinanggahan nila ang biyaya ng Diyos na nagpatawad ng lahat ng kanilang mga kasalanan. Kaya ang mundo ay hahatulan ng Diyos. Ngunit, ang mga kaluluwa ng mga ligtas ay magtutungo sa paraiso at ang kanilang mga katawan ay nasa ilalim ng biyaya. At sa muling pagdating ng Panginoong Hesus, ang kanilang patay na katawan ay muling mabubuhay sa isang bagong katawang walang pagkasira at ang mga natitirang mga banal sa mundo ay mababago ng biglaan tungo sa espiritual na katawan at sasalubungin ng Panginoon sa pagdating niya sa papawirin kasama ng mga muling nabuhay na mga banal. At ang mga salita tungkol sa ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus ay nakasulat din sa lumang tipan at maging sa bagong tipan. Maraming mga propesiya tungkol sa ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus. Halimbawa sa Awit chapter 2, simula verse 1, sabi, bakit nagsasabwata ng mga bansa at sa walang kabuluhan ng mga bayan ay nagpaplano? Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno ay nagsisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis na nagsasabi, ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ng kanilang mga panali mula sa atin. Iniisip nila na ang manampalataya sa Panginoong Hesus ay paglimita raw sa kanilang sariling pagpapasya. Kaya sabi ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ng kanilang mga panali mula sa atin. Siyang nakaupo sa kalangitan ay tumatawa at ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. Kaya kahit na naghihintay ang Diyos na magsisi sila, kung nilalabanan nila ang Diyos hanggang sa huli, ang Diyos ay kukutyain sila. Sabi, kung magkagayoy magsasalita siya sa kanila sa kanyang puot at tatakutin sila sa kanyang matinding galit na nagsasabi, gayon may inilagay ko ang aking hari sa Sayon sa aking banal na burol. Sa Awit 2 verse 6 sabi, gayon may inilagay ko ang aking hari sa Sayon sa aking banal na burol. Ang tinutukoy na hari dito ay ang Panginoong Hesukristo. Ito siyempre ay tumutukoy sa ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus. At sa kanyang ikalawang pagdating sa mundo, lahat ng mananampalataya na naligtas ay dadayling paitaas, mara-rapture. At sa huling pitong taon, ang unang tatlo at kalahating taon, 144 na mga Hudyo ang mabibigyan ng pagkakataon na maligtas. At sa panahong iyon, ang templo sa Jerusalem o ang ikatlong templo ng Jerusalem ay muling maitatayo. Kapag naitayo na ang templo, ang Antichrist ay uupo sa templo at sasabihin niya, ako ang Kristo. At maraming mga tao sa mundo ang hindi magsisisi hanggang sa panahong iyon at ang bayan ng Israel ay susunod din sa kanya. Sabi nila ito ang Mesiyas na hinihintay natin. Dahil magpanggang ngayon, hinihintay nila ang Mesiyas, yung Kristo na darating bilang hari. Kaya ang Diyos ay magagalit. Sa katapusan ng pitong taon, ang Diyos ay magsusugo ng banal na hari, ang Kristo, bilang hukom ng sanlibutan ito. Kaya ang unang Hesus na dumating upang iligtas sa mga makasalanan sa sanlibutan bilang tagapagligtas.
At ang Hesus na muling darating ay darating upang hatulan ang mga hindi nanampalataya. Ang araw na iyon ay sobrang lapit na po sa atin. Ngayon ang Ebanghelyo ay ipinangaral sa buong mundo, ipinapangaral ito gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus. At ang Biblia na nasa atin ay naisulat na halos 3,400 na mga wika. May mga taong hindi magsisisi hanggang sa huli kahit na binigyan tayo ng sapat na ebidensya at pagkakataon upang makinig at manampalataya sa Ebanghelyo. Kesa John 16:9 tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Dahil sa kasalanan ng hindi pagsampalataya, hahatulan sila. Sabi sa Zacarias 4:4, sa araw na iyon ay tatayo ang kanyang mga paa sa bundok ng mga ulibo. Siyempre po, tinutukoy dito ang ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus sa mundo. At sa Job 19:25, sabi ni Job, sapagkat nalalaman ko na ang aking manunubos ay nabubuhay at sa wakas siya'y tatayo sa lupa. Kinaniwala si Job sa Kristo na Mesiyas na nagligtas sa kanya sa gitna ng pagdurusa. Si Kristo, sabi niya, ang aking manunubos at sa wakas siya'y tatayo sa lupa. Kaya naniwala rin siya sa muling pagdating ng Panginoong Hesus sa mundo. Ang Job po na ito ay itinuturing na taong nabuhay 4,000 taon bago dumating ang Panginoong Hesus. At sa panahong iyon ni Job, si Job ay siya po ay nanampalataya ng una na ililigtas siya ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo na nagligtas ng kanyang kaluluwa. At sabi niya, sa wakas siya'y tatayo sa lupa. Ibig sabihin, darating siyang muli sa mundong ito. Si Hesus na unang dumating, dumating upang magligtas ng mga makasalanan. At siya'y muling darating. At sa ikalawang pagdating, si Kristo ay darating upang hatulan ang di nanampalataya pagkatapos na maipahayag ang Ebanghelyo sa buong mundo. Kaya si Jesus, nung kasama niya ang mga alagad, sa Matthew 16:28, sabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, may ilan na nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. Ang mga nakatayo ay ang 12 alagad. May mga ilan na makikita ang Panginoong Hesus na magbabalik na may kapangyarihan ng isang hari. Ngunit sinong makakakita nito? Matagal na panahon nang namatay ang mga alagad, ngunit hindi pa rin dumarating ang Panginoong Hesus. Tinutukoy nito ang kanyang muling pagdating sa hinaharap. At kapag tinignan niyo po ang verse 1 ng chapter 17, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Hesus sina Pedro, Santiago at si Juan. Sila po tatlo sa kanyang mga alagad. Sa verse 1, sabi, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok, sina Pedro, Santiago at si Juan. At doon, nagbagong anyo ang Panginoong Hesus sa harap nila. At nagliwanag ang kanyang mukha na tulad ng araw. At pumuti ang kanyang mga damit na tulad sa ilaw. At nagpakita sa kanila sina Moises at Elias na mga kinatawan mula sa lumang tipan. Sina Moises at Elias nakipag-usap sa kanya. Una na nilang naipropesiya na ang Panginoong Hesus na magtutungo sa Jerusalem na mamamatay siya at muling mabubuhay. Isa pa ang nagpropesiya na makikita ang ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus. Tatlong alagad ang nakakita nito. Kaya, nung nakita nila Pedro, sabi ni Pedro sa 2 Peter 1:16, sapagkat kami ay hindi sumunod sa mga katang-isip na ginawang may katusuhan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay mga saksing nakakita ng kanyang kadakilaan. Kaya hindi siya dumating, paano niya siya makikita? Una na itong ipinakita, si Jesus ang pahayag ng Diyos na nagpapakita sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kaya nga maraming mga pahayag sa Biblia. 2,000 years ago, ipinakita ng Panginoong Jesus kay Apostol Juan, isang alagad na sumunod kay Jesus, ang lahat ng nabanggit sa aklat ng Apokalipsis, ang tungkol sa paghuhukom sa mundong ito sa mga huling panahon.
Ipinapakita ng aklat ng Apokalipsis ang hinarap. Sa huli, sinabi niya ng detalyado ang tungkol sa paghuhukom sa mundong ito. Sinabi naman ni Pedro, nakita namin mismo ang kanyang pagdating. Nang naroon kami sa mataas na bundok, nagbagong anyo si Jesus. Nang naroon kami sa banal na bundok na iyon, narinig namin ang tinig ng Diyos na sinasabi, kung titignan sa Matthew 17:5, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako'y lubos na nalulugod, makinig kayo sa kanya. Ngayon, hindi si Moises at si Elias, kundi ang huling Kristo ay dumating. Hindi natin sinusunod si Moises o di kaya si Elias, kundi ngayon ay dapat lamang tayong sumampalataya kay Kristo at sumunod sa kanyang salita. Ngunit bakit biglang nagpakita sina Moises at Elias nang ipakita ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na darating siyang muli? Ganito po iyon. Sina Moises at Elias ang dalawa sa pinaka mahalagang kinatawan sa panahon ng Lumang Tipan. Si Moises ang siyang nanguna sa paglabas ng mga Israelita sa Ehipto, dumaan sa ilang sa loob ng 40 taon at namatay na hindi nakakapasok sa lupain ng Kanaan. Siya ang namatay na tinitignan ang lupain ng Kanaan mula sa bundok ng Nebo. Si Elias naman ang siyang nangaral ng salita ng Diyos bilang isang propeta at dinalang paitaas na hindi namamatay. Sumakay siya sa karwahing apoy. Sina Enoch at Elias sa mga taong hindi na namatay ngunit dinalang paitaas. Ang pagkuha kay Enoch bago ang paghuhukom sa mundo gamit ang tubig ay isang halimbawa para sa mga Kristiyano na kukunin bago ang huling kapigatian. At isa pang halimbawa para sa mga ligtas na dadaling paitaas na hindi na mamamatay. Sa mga katuwid, si Moises ang kumakatawan sa mga namatay na at muling nabuhay at pumasok sa kaharian ng Diyos, at si Elias naman ang kumakatawan sa mga dadaling paitaas na hindi na mararanasang mamatay. Kaya nang dumating si Jesus, ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira kapag dumating po siya. Ang mga Kristiyanong nabubuhay sa mundo sa panahong iyon. At sabi, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sila ay biglang babaguhin gaya ng sinabi sa Philippians 3:21 na kapag dumating ang Panginoon, siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Kaya gaya ng nakakadiring insekto, uod na umangat-ngat ng mga dahon, ang uod na ito biglang papasok at lalabas sa kukun, pagkatapos ay magiging napakagandang paru-paro at lilipad-lipad. Ibig sabihin ay babaguhin tayo sa espiritual na katawan at maluwalhating katawan upang salubungin ng Panginoon na siyang darating muli. Kahit si Moises ang kumakatawan sa mga namatay at muling mabubuhay kapag dumating ang Panginoon upang salubungin ng Panginoon kapag ang Panginoon ay muling dumating. Ito si Moises, siya ang kumakatawan. Samantalang si Elias ang kumakatawan sa huling mga banal na nabubuhay pa at sasalubungin ng Panginoon. At tiyak na tayo ay nabubuhay sa panahong maaari na po nating salubungin ng Panginoon na hindi na mararanasang mamatay pa gaya ni Elias. Bakit po? Sapagkat ang araw ng pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. At ano ang mangyayari kapag dumating na ang Panginoon? Kung titignan natin sa 1 Thessalonians 4 verse 16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, na may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna at mabubuhay muli. Ang katawan ay mabubuhay, ang mga kaluluwa ng mga naligtas na namatay na ay tutungo sa paraiso at ang kanilang mga katawan ay babalik sa libingan at babalik sa alabok. Ngunit babubuhayin silang muli ng Diyos? Kaya gaya ng sinabi, ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira. Kapag dumating muli ang Panginoon sa papawirin, ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ito ang ikalawang pagdating ng Panginoon at malinaw na ipinropesiya na ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Sabi po, pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Kaya gaya ni Elias, alam niyo po, maaari tayong mabuhay at salubungin ng Panginoon na hindi na mamamatay na gaya ni Enoch. Alam niyo, mabuti ang mamatay at humarap na sa Panginoon, ngunit sa palagay ko,
ay higit na dakilang pagpapala ang mabuhay at bigla mabago na hindi na nararanasan ang kamatayan. Ngayon, ang lahat ng mga tanda na dapat matupad bago dumating ang Panginoon ay talagang naisakatuparan na. Wala nang higit na dapat na mangyari pa sa hinaharap. Kahit ngayon mismo, maaari na pong dumating ang Panginoon. At tayo ang mga taong nasasabik at naghihintay sa Panginoon na muling darating. Kaya kapag tinignan nyo sa Hebrews 9:28, sabi, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Ibig sabihin ay ginawa niya ang gawain ng pagpapatawad ng kasalanan minsan, magpakailanman. At sabi, dinugtong ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Sino ang mga sabik na naghihintay sa Kanya? Ang mga naligtas ay naghihintay, mga born again Christian, naghihintay sa muling pagdating ng Panginoon. Nakasulat rin ito sa Filipos 3:20. Sabi doon, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Anong kaligtasan po ito? Ito po ngayon ang kaligtasan ng katawan. Para sa mga naligtas, kapag dumating na muli ang Panginoon, hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang mga naligtas ay naghihintay talaga sa Panginoong Hesus na muling darating. Mga sabik na naghihintay sa Kanya, hindi upang harapin ang kasalanan. Sapagkat si Jesus ay muling darating para sa mga nakatanggap na ng kapatawaran ng mga kasalanan, sa mga naligtas na, sabi, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon. Hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas. Ito ang ikalawang pagdating. Ngayon po, narito tayong lahat. Hindi 100% ng mga narito sa palagay ko, subalit halos lahat ay ligtas na. Hinihintay niyo po ba ang muling pagdating ng Panginoon? Minamahal niyo po ba ang Panginoon o hindi? Gaano po niyo siya kamahal? Talagang minamahal ko po siya ng lubusan at umaasa rin po ako na darating muli ang Panginoong Hesus. Kung hindi darating ang Panginoon ngayon, darating siya bukas, maaari. Kung hindi siya dumating ngayong taon, darating siya sa susunod na taon. Personally po, ninanais kong mapabilis ang pagdating ng Panginoon. Ngunit sa kabilang banda, maraming tao ang hindi paligtas. Sa Revelation 22:20, ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y malapit nang dumating. Amen, pumarito ka, Panginoon. At doon nagtapos ang Biblia. Sinabi ng Panginoon na ako'y malapit nang dumating. Nais din ng Panginoon na mapadali ang kanyang pagdating. Kaya ngayon, habang ang mga naligtas ay dumaranas sa mga pagsubok, nang kapigatian sa mundong ito, nais ng Diyos na baguhin tayo ng biglaan upang salubungin natin ang Panginoon sa kaluwalhatian at pumasok sa kanyang kaharian. Kaya nga po, sabi, oo, ako'y malapit nang dumating. Kung gayon, ano ang dapat nating isagot? Halimbawa, nakita natin sa messenger na sinabi ng Panginoon, halimbawa lamang po, sabi niya, ako'y malapit nang dumating. At nakita mo sa messenger mo ang sulat na iyon, ang mensaheng iyon, ako'y malapit nang dumating. Mga kapatid, dapat tayong sumagot ano? Amen, pumarito ka Panginoong Hesus. Gusto niyo po bang sumagot ng ganito? Paano naman ang mga hindi pa naliligtas? Kaya may dalawang kaisipan po sa aking puso. Nais ko nang dumating na kaagad ang Panginoon at noong nakaraan po pumunta ako sa Hong Kong at sa kalagitnaan ng Bible Seminar, sabi ko, kailan darating ang Panginoon? Sabi, malapit na siyang dumating at nais ko talagang dumating na ang Panginoon. Bakit? Napakaraming kahirapan upang ipangaral ang Ebanghelyo. Ngayon, maging sa mga mananampalataya, mayroong mga hindi nakakaunawang mabuti at mga nagsisimula ng problema. Mahirap ang buhay at nakakapagod. Ang araw ng pagdating ng Panginoon ay ang araw ng pagtatapos ng lahat ng mga bagay na iyon. Ngunit sa kabilang banda, may nagsasabi, sa puso ko na, Diyos, manatili ka muna riyan ng kaunting panahon pa at pagkatapos saka ka nalang bumalik. Sa Jeremias 8:20 kasi, ang pag-aani ay nakaraan, ang tag-init ay tapos na at tayo hindi iligtas. Ang panahon ng biyaya upang maligtas ay matatapos na, ngunit marami pa rin tao ang hindi paligtas. Ang panahon ng pag-aani ay tapos na at ngayon, ang kakilakilabot na taglamig
May bagyo, ang araw ng kapighatian ay nalalapit na, subalit maraming tao hindi pa rin ligtas. Sinabi ng Panginoong Hesus, tunay na napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Nanlulupaypay ang Panginoon na ang manggagawa ay kakaunti. Napakaraming tao pa po ang hindi paligtas. Kung iisipin ito, kung sasagot ako ng Panginoon, manatili ka muna riyan ng kaunting panahon, pagkatapos bumalik ka na, kaunting panahon pa po. Ngunit kapag dumating na ang oras, alam naman natin ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. At sinabi sa 2 Peter 3 verse 9, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Gayunpaman, mayroon pong limitasyon kung gaano katagal maghihintay ang Diyos. Pero isang araw, bigla, titigil po ito. Nakakatiyak tayo na nabubuhay talaga tayo sa mga huling panahon. Kaya kapag dumating na muli ang Panginoon, sabi, at ang mga namatay kay Kristo, sila po ay babangon muna. Pagkatapos, tayo pong mga buhay pa na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayong makakapiling natin ang Panginoon magpakailan pa man. Mula sa oras na iyon, hindi na tayo kailanman muling mahihiwalay sa Panginoon. Nasasabik o nakakasabik ang araw na iyon sapagkat makakatagpo na natin ang Panginoon na nagligtas sa atin at papasok na tayo sa kaharian na may maluwalhating katawan na gaya ng sa Panginoon at magbuhay kasama niya magpakailanman. Silang mga hindi ligtas, wala silang pakialam sa araw na iyon. Sabi ng Biblia, oo, ako'y malapit nang dumating. Pagkatapos may ibang mga taong magsasabi, Panginoon, manatili ka muna riyan. Sinusubukan ko pang kumita ng pera. At gusto ko pang mabuhay ng masayang buhay. Yung iba sasabi nila, saka na lang dahil bumili pa ako ng bagong bahay at gusto ko pang pumunta at tumira doon. Yung iba sabi niya, may petsa pa ang kasal ko kaya mabubuhay muna ako ng buhay ng bagong kasal. Yung iba sabi, wag muna kasi gumawa ako ng masarap na kimchi. Gusto ko munang kainin lahat iyon. Kaya kung may ganitong klase kayo ng puso, maaari hindi pa kayo ligtas o di kaya kayo ay taong may mahinang pananampalataya. Kaya sa Lucas chapter 18 verse 8, doon nagtanong ang Panginoong Hesus. Sabi niya, gayon man, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Sabi niya, gayon man, pagparito ng tao, anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Kaya kapag bumalik na ang Panginoon, maraming tao ang mananampalataya. Ngunit ang problema ay may mga pananampalatayang meron sila. Yun ang problema, yung pananampalatayang meron sila. Sinasabi nila, mahirap makahanap ng tunay na pananampalataya. At totoo po ito. Maraming mga churches ngayon ang nagpapatay ng magagandang gusali. Sumasamba sila ng maayos at talagang parang banal. Ngunit mahirap talagang makahanap ng mga tunay na born again. Kasi sa 2 Corinthians 13:5, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Sa isip nila, nananampalataya ako, ngunit iniisip ko kung ang pananampalatayang meron ako ay ang pananampalatayang tatanggapin ng Diyos. Bagaman may pananampalataya, sinabi ng Biblia na may mga patay na pananampalataya, may wasak na pananampalataya, walang kabuluhang pananampalataya, at napabaya ang pananampalataya. Siyempre po, ito ang pananampalatayang meron ang mga hindi paligtas. Mukha silang Kristiyano, ngunit hindi born again. Maraming tao ang tulad nito. Kaya kapag dumating ang Panginoon, tiyak na darating na ang Panginoon natin, tiyak sa pagdating niyang iyon, ito po ay napakalapit na. Kasi Hebrews 10 verse 37, sinabi rin, sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maaantala. Sabi, sa sandaling panahon, naghintay ang Diyos ng mahabang panahon, ngunit para sa Diyos, sandaling panahon lamang ito. Ang siyang darating ay darating. Totoo po, ang siyang darating ay siguradong darating at hindi na ito maaantala. Ganito ang sabi ng Biblia. Kaya nga, tayo ang mga sasalubong sa Panginoon. Siya na darating muli. Sa Matthew chapter 3 verse 12,
Sinabi ito ni Juan na tagabautismo sa mga tao na lumapit sa kanya noon. Sabi niya, "Ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Kanyang babautisman kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kamay niya ang kanyang kalaykay at lilinisin niya ang kanyang giikan. Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig, subalit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay." Ito ang unang panahon sa probinsya noon kapag gumigiik sila at nagtatanggal ng trigo mula sa ipa. Sa tuwing kinakalog nila yung kalaykay, napupunta sa loob ang mga trigo, samantalang yung mga ipa lumilipad papalayo. Kasi sabi niya sa Matthew 3:12, nasa kamay niya ang kanyang kalaykay at lilinisin niya ang kanyang giikan. Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig, subalit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay. Kaya ang mga na-born again ay magtutungo sa langit. Subalit yung ipa susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Bakit sa lahat ng mga bagay, sa palagay ninyo, sinabi niya apoy na hindi mapapatay? Ang mga naligtas na talagang born again ay magtitipon sa kamalig ng langit. Samantalang mga hindi ligtas, sila po yung mga ipa. Ang ipa, parang hugis trigo rin. Sa panlabas, mukha silang Kristiyano. Kagaya ng sabi sa 2 Timothy 3 verse 5, may anyo sila ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Ngunit wala talaga silang buhay, ipa lang. Napakarami pong walang buhay na mga peking Kristiyano. At kung napakaraming mga peke, ang mga peke ay nagmumukhang tunay, parang yung tunay ang mali. Sa isang kwento po, may napakarami pong unggoy sa isang nayon na iisa lamang ang mata. At biglang may lumabas na unggoy na dalawa ang mga mata. Kaya sabi nila, tignan mo ang may kapansanan iyon. Tayo ay mayroong isang mata lamang, ngunit bakit may dalawang mata siya? May kapansanan siya, sabi nila. Ngayon tanong, sino po ba ang may tunay na kapansanan? Ano po ba ang sinasabi ng mga taong may maling pananampalataya tungkol sa church natin? Sabi nila, mali kayo. Opo, ito po ang sinasabi nila sa atin. Sino rin po ang nagsasabi ng ganito? Maging ang bayan ng Diyos ang Israel ay pinatay si Jesus sapagkat siya ay itinuring nila na mayroong maling pananampalataya. Maging noon rin po sa Apostol Pablo, tinawag nila na pinuno ng sekta ng mga Nazareno. At ayon sa Gawa 24, ang mga naniwala kay Jesus ay mayroong maling pananampalataya at si Pablo raw ay pinuno ng mga mayroong maling pananampalataya. Kaya kailangan natin siyang patayin, sabi nila. Sinubukan nilang patayin, ngunit si Pablo ay isang Romano kaya kanyang sinabi sa Gawa 25 na dudulog siya kay Cesar. Kaya siya ay dinala sa Roma bilang isang bilanggo upang hatulan at sa huling dalawang taon, binigyan siya ng Diyos ang pagkakataon upang makapangaral pa habang siya ay nakabilanggo. At pagkatapos ng dalawang taon ng pangangaral ng Ebanghelyo sa Roma, pinugutan po siya ng ulo bilang martir. Bakit po? Dahil siya ay itinuring nila noon na may maling pananampalataya. Gayunpaman sa pagbabalik ni Jesus, ang ipa at trigo ay ihiwalay. Sa Matthew 16:27, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama at kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa pagbabalik ng Panginoon, siya ay darating upang hatulan ng tao ayon sa kanilang ginawa. Sa una po, dumating siyang tagapagligtas at sa katapusan, muli siyang darating bilang Panginoon ng paghuhukom pagkatapos maipangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. At kung titignan, sa ikalawang Tesalonika, chapter 1, mula verse 7, sabi, sa pagkapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, nakasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalakasan. Ganyan ang malinaw na mangyayari sa kanila. Sila'y parurusahan, kaparusahang walang hanggang pagkapuksa, at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalakasan.
Kaya yan po ang mangyayari. Noon po, sa lupang iyon, ang mga pastol ng tupa na nasa parang nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. At sila'y lubhang natakot. Kaya't sinabi nila sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Sapagkat narito dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sinabi pa na sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon ng lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Ito ang magiging palatandaan. Matatagpuan niyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. At biglang sumama ang anghel na may isang malaking hukbo sa langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataasan at sa lupay kapayapaan sa taong kinalulugdan niya. Kaya kung babalikan natin sa 2 Thessalonians 1:10, upang luwalhatiin sa kanyang mga banal at kamanghaan ng lahat ng mga sumasampalataya sapagkat ang aming patutuo sa inyo ay pinaniwalaan. Alam niyo po, anyway, hindi magtatagal, matatapos na rin po darating ang Panginoon. Sa January 9, magkakaroon tayo ng Bible Seminar at hindi ko po alam kung ito na po yung huling pagkakataon. Gayunpaman, lagi nating isipin na ngayon na ang huling araw at mamumuhay tayo dapat ng malinis. Kaya nauna niyang sinabi sa atin sa Biblia kung anong klase ng mga tao ang sasalubong sa kanya kapag dumating na po ang Panginoon. Paano? Alam niyo ang kasaysayan ng Israel ang halimbawa ng kasaysayan ng Iglesia na nangyari pagkatapos dumating si Jesucristo sa mundong ito. Kaya kung gusto nating malaman kung anong uri ng tao ang sasalubong kay Kristo sa muling pagdating niya, dapat malaman muna natin kung ano bang klase ng tao ang tumanggap kay Jesus sa una niyang pagdating sa Israel. Naniniwala ako na sila ang halimbawa ng mga taong sasalubong din sa Panginoon sa muli niyang pagdating. Pero sa ngayon, sasabihin ko sa inyo ang dalawang pangunahing pangkat ng mga tao na sa tingin ko ay sasalubong sa Kristo kapag dumating na siyang muli. Ang unang grupo, sila po yung mga pastol na nagbabantay ng kawan sa gabi sa Bethlehem. Na binasa natin sa second chapter ng Ebanghelyo ayon kay Lucas. Ang mga pastol, sila po ang mga pinakamababang uri ng hanap buhay noong panahong iyon. At noon kinailangan nilang bantayan ang kanilang kawan sa parang nang hindi natutulog sa gabi sapagkat may mga asong gubat o mga lobo na umatake sa kanilang mga tupa kaya dapat lagi silang gising at bantayan ang kanilang mga kawan. Ang mga gantong uri ng tao ay kadalasang mga hindi nakapag-aral. Mahihirap sila. Ngunit, noong ipinanganak ang Panginoong Hesus, ang anghel ay biglang nagpakita sa kanila. Hindi nila malaman kung ano ang gagawin sapagkat sila'y natakot. Kaya nung ipinanganak ang Panginoong Hesus, sa kanila naihayag at sila'y sinabihan na pumunta at sinabihan silang huwag silang matakot. Sa Luke 2 verse 10 at 11, kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Kaya bigla may isang anghel mula sa langit na nagpakita at ang mga anghel ay umawit ng mga himno. Kanina po, ang ganda ng himno na inawit ng ating choir. Mga pastol na nagpapasol sa Bethlehem kapag gabi. Kaya bigla ang mga anghel mula sa langit ay nagpakita sa liwanag mula sa langit at umawit ng himno at ang nilalaman ng mga himno ay naisulat. Sabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan. Ang Diyos ay naparangalan sa pagdating ni Jesus at sa pagliligtas sa mga makasalanan. Kaya sabi, sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, nagagalak ang Diyos sa mga ligtas na nasa lupa. Ang kapayapaan ay nakamtan mula sa Diyos sa mga taong kinalugdan. Ganyan ang nakalagay sa himno. Sa lungsod ni David sa Bethlehem, ang Bethlehem ay lugar kung saan dating nag-alaga ng mga tupa si David noon. Sabi, ito ang magiging palatandaan ninyo, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban.
At pagkatapos ay naglaho ang mga anghel. Kaya noong ipinanganak ang Panginoong Hesus, ang mga taong naunang nakatanggap ng balita ng kapanganakan niya ay walang iba kundi ang mga pastol na nagpapastol sa Bethlehem sa gabi. Kaya ang mga pastol ay dinala sa Bethlehem gaya ng sinabi sa kanila ng anghel. Saan ipinanganak si Jesus? Nang panahong iyon, ipinag-utos sa Emperador Caesar sa mga tao na umuwi sa kani-kanilang mga bayan upang magpatala. Kaya si Jose at ang kanyang mapapangasawa na si Maria, na noon ay nakatira sa Nazareth, ay kailangang pumunta sa kanilang sariling bayan. Si Maria, sa mga panahong iyon ay nasa kanyang kabuanan na. Sa kabila nito, dahil sa utos, nagtungo sila sa Bethlehem para magpatala sapagkat Bethlehem ang kanilang bayan. Ito ay para po sa census. Gayunpaman, napakaraming mga tao at dahil doon walang matuluyan sa mga bahay panuluyan. Ibig sabihin, wala pong bakanting mga silid. Ang bata ay malapit nang lumabas. Kaya wala na silang magawa, wala na silang nagawa kundi magmadaling pumunta sa isang sabsaban. Ang lugar kung saan kumakain ang mga hayop, ito po yung sabsaban. Doon siya nagsilang, pagkatapos binalot niya ang sanggol sa lampin at inihiga siya sa isang sabsaban. Ang mga taong naunang sumamba sa sanggol na si Jesus ay walang iba kundi ang mga pastol sa Bethlehem. Sila ang mga unang tumanggap sa Panginoon sa una niyang pagdating. At pagkatapos, umuwi silang pinupuri ang Diyos. Si Jesus ay mukhang kawawa na nakahigas na sa nangangamoy na kamalig o sabsaban ng hayop. Nagpapakita lamang ito ng isang maluwalhati ay dumating sa hamak at mababang sanlibutang ito. At lumaki siya bilang mahirap na anak ng karpintero sa loob ng 30 taon. Ang Panginoong Hesus, dumating siya sa pinakamababa at pinakamahirap na mga tao. At siyempre po, hindi nakapag-aral ang Panginoong Hesus. Sa panahon ng kanyang pampublikong pamumuhay sa loob ng 3 at kalahating taon nung siya po ay nasa kanyang pampublikong pangangaral, dumanas siya ng maraming kapigatian, iniwan ng kanyang mga lingkod at kalaunan, siya ay namatay sa krus. Gayunpaman, ang sambahayan ni Israel na pinili ng Diyos, tinanggihan nila ang Panginoong Hesus sa una niyang pagdating. Tama po? May isang pastor na siya po ay nag-send ng isang video sa akin at ganito ang sinabi ng mga Hudyo sa videong iyon. Sabi nila, hindi namin alam kung sino ang nagsulat ng bagong tipan. Sabi ng mga Hudyo, naniniwala kayo dyan? Si Jesus ay ipinako sapagkat ang kanilang mga ninuno ay hindi naniniwala. Ngunit maraming tao ang sumasampalataya na siya ang Kristo. Ni hindi sila naniniwala na si Jesus ay nabuhay muli. Ang mga Hudyo po magpanggang ngayon. Kaya sinasabi nila nang may matinding pangungutya na naniniwala kayo sa isang kasinungalingan na si Jesus na hindi bumalik ay buhay. Ito ay hindi kasi sila naniniwalang muli siyang nabuhay. Kaya ang mga Hudyo, sila po ay pumupuna, panayang puna. At hindi rin sila naniniwala kay Hesukristo. Sabi nila, paano kayo maniniwala na binuhay siyang muli? Kaya mga Hudyo, hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila sa tinatawag nilang Mesiyas na darating bilang hari. Gayunpaman, maging sa unang pagdating, maliban doon sa mga nakatanggap ng espesyal na pahayag, sila po, hindi nila tinanggap si Jesus sa kanyang unang pagdating.
Kaysa Matthew 24 verse 42, nung sinabi ni Jesus na siya ay babalik, sinabi niya, "Magbantay kayo, masdan ninyo ako'y dumarating na gaya ng magnanakaw." Nung unang dumating, ang mga taong gising ay ang mga pastol sa Bethlehem. Sa kanyang unang pagdating, ang mga pastol binabantayan nila ang mga tupa maging sa gabi sapagkat umaatake ang mga asong gubat at tinatangay ang mga tupa. "Gumising," sabi po, "at mag-ingat sa inyong sarili at ingatang sama-sama ang mga banal. Ganito ang itsura ng mga banal na gising. Kasi sinabi ni Jesus, magbantay kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw darating sa inyo ang inyong Panginoon." Kaya nakasulat pa rin ito sa Biblia. Kaya ang mga pastol ay larawan po ng mga born again Christian na gising at sila ang tatanggap sa Panginoon sa muli niyang pagdating. Ngayon tingnan po natin sa Marcos chapter 13. Marcos Mark chapter 13 verse 33. Marcos kapitulo 13 versikulo 33. "Kayo'y mag-ingat, kayo'y magbantay, sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan ang panahon." Tignan din po natin sa verse 36 hanggang 37. "Baka sa bigla niyang pagdating ay matagpuan niya kayong natutulog. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo." Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, "Baka sa bigla niyang pagdating ay matagpuan niya kayong natutulog." Ibig sabihin, dapat hindi kayo tulog kapag dumating ang Panginoon. Sabi pa niya, "At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo." Ganon din po sa atin. Lalo na po at nabubuhay tayo sa panahon kung saan malapit na ang pagdating ng Panginoon. Sinabi sa atin ng Panginoon, "Maging handa kayo." Patuloy niyang sinasabi sa atin na dapat handa tayo. Sa Luke 21:36, "Subalit maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari." Sabi, sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari. Tumutukoy ito sa araw na darating ang puot ng Diyos. Kaya nga, maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Napakaraming beses binanggit ang salitang maging handa sa Biblia. Sino ang mga taong gising? Ang mga taong ligtas. Hindi lamang sila ligtas kundi mga taong inaasam at hinihintay ang pagbabalik ng ating Panginoon. Naghihintay talaga tayong mga born again sa Kanya. Kesa Efeso 5:14 verse 14 at 15, kaya't sinasabi, "Gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay at si Kristo ay magliliwanag sa iyo." Sabi, ikaw na natutulog. May mga natutulog at may mga patay. Ang mga natutulog ay buhay at ligtas. Ngunit, namumuhay silang gaya ng patay. Kaya sabi, bumangon mula sa mga patay. Alam niyo po, narinig ko ang isang kwento. Nung unang panahon, kapag may digmaan, maraming tao ang namatay pagkatapos makipaglaban ng ilang araw. At habang nangyayari iyon, may isang sundalong nakatulog na mahimbing sa sobrang pagod. Pagkagising niya, lahat ng mga patay ay nasa tabi niya. Natulog siya kasama ang mga patay. Nakakagulat pagkagising. Ibig sabihin nito, kahit naligtas siya, kung natutulog siya sa buhay pananampalataya, mabubuhay ang isang born again na parang patay at gaya ng hindi ligtas. Kasi nasabihang gumising ka at bumangon. Bumangon mula sa mga patay at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Kung paanong may mga taong gabi na natutulog at ang sikat ng araw sa umaga ay tumatagos na sa bintana at nasisikatan na ang kanilang mukha, gayon din may mga taong natutulog at nananaginip ng kung ano-ano na hindi nalalaman na ang araw ng muling pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Pwede rin maging ganyan ang mga Kristiyano. Ngunit sa mga ligtas,
At sa mga buhay, sinasabihan tayo, gumising kayo. Dapat agad silang bumabangon. Kung minsan, napapagod ako sa araw. At lagi akong nakakaidlip habang nagbabasa ng Biblia. Kahit habang nagsusulat po ako, nawawala sa ayos ang sulat ko. Kapag nangyayari po yan, anong ginagawa ko? Umiidlip ako saglit. Ngunit ayaw kong matulog ng matagal, kaya nag-a-alarm ako sa aking cellphone. Natutulog po ako ng 20 to 30 minutes sapagkat mayroon pa akong gagawin. At kapag tumutunog na ang alarm, pinipilit ko pong magising. Opo, sa isang ligtas na tao, sinasabihan, gumising ka. At pagkatapos ay gumising, dapat gumising siya kaagad. Kapag hindi pa siya gumising, isa pa, sabihan, gumising ka. Tapos sabihin mo, anong oras ka natulog? Nagugulot siya at nagigising. Ngunit, tandaan natin, ang patay ay hindi natitinag kahit gisingin mo yan. Ang mga ligtas kapag ginigising, mas lalo pang natutulog ng mahimbing. Maganda ang panaginip niya at ayaw niyang magising at sasabihin niya, bakit mo ako ginigising? Kaya siya ay patay sa sanlibutan. Kaya nga sabi, bumangon mula sa mga patay at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Bangon na sa pagkakagising. Bumangon mula sa mga patay at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Maging sa unang Thessalonica chapter 5 mula verse 6 hanggang 8, sabi, kaya nga huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo manatiling handa at magpakatino, sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi, at ang mga naglalasing ay naglalasing sa gabi. Ngunit palibhasa ay mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo. Tayo po yung mga anak ng araw. Kaya hindi tayo dapat natutulog. Ang salitang gising ay hindi nangangahulugan na hindi na natutulog ang katawan at palagi na lamang gising. Siyempre, kapag nagtatrabaho, kailangan gumawa. At kapag oras na lang pagtulog, kailangan matulog. Subalit dapat ang puso natin ay laging gising. Para anumang oras, kapag dumating ang Panginoon, masalubong natin ang ating Panginoon. Kaya ang pagiging gising ay ang pagiging Kristiyano na nangunguna sa disenteng buhay sa lahat ng bagay at may banal na pamumuhay. Ang pagiging gising gaya ng mga pastol sa Bethlehem na gising maging sa gabi para maprotektahan ang kanilang mga tupa ay ang pag-iingat mula sa kasalanan hindi lamang sa ating mga sarili kundi iniingatan din natin pati ang ibang mga tao. Ang mga taong gumagawa nito, sila ang mga gising. Ang mundong ito, sanlibutan ito, ay ang gabi. Nasa gabi sila ng kasalanan na pinupuno ng diablo. Subalit, dapat gising tayo sa church sa katawan ni Kristo. At dapat nating ingatan sa sanlibutan, hindi lamang ang ating sarili, kundi pati ang ibang tao sa pamamagitan ng pagiging gising. Dapat magising ka muna bago mo gisingin ang iba. Tama po? Kung natutulog ka rin, hindi mo magagawang gisingin ang iba. Kaya kayong mga gising, ingatan ninyo ang inyong sarili. Sundin ang salita ng Diyos at mamuhay ng maayos. At sasalubungin nilang masaya ang Panginoon kapag siya'y bumalik. Sila ang mga taong gising. Sinasabi ng Biblia, manatiling gising. Muli, ang mga gising ay masasalubong nila ang Panginoon sa kanyang muling pagdating. Sa Revelation 16 verse 15, sabi doon, masdan ninyo, ako'y dumarating na gaya ng magnanakaw, mapalad ang nananatiling gising at nakadimit, upang siya'y hindi lumakad, nahubad at makita ang kanyang kahihiyan. Ang mga natutulog, walang pakialam yan kahit na naglalaway na, kahit nahubad at napapahiya, kasi walang alam habang sila po ay natutulog. Kaya hindi nila alam ang nangyayari dahil tulog sila kahit may laway yan. Kahit hubad at nasa kahihiyan na, wala silang alam dahil tulog sila. Ngunit silang mga gising ay dapat maging disente. Sa Revelation 16:15, mapalad ang nananatiling gising at nakadamit upang siya'y hindi lumakad na hubad at makita ang kanyang kahihiyan.
Dapat maging ganito po ang ating buhay Kristiyano kapag humarap na tayo kay Kristo. Isa pa po, tingnan po natin ngayon sa Matthew chapter 2. Mateo chapter 2. Mula verse 1. Mateo chapter 2, babasahin ko po simula verse 1. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa kapanahunan ng Haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Na nagtatanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya isambahin. Nang marinig ito ni Herodes, Haring Herodes, siya ay nabahala pati ang buong Jerusalem. Nang matipon niyang lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. Sinabi niya nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng mga propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupay ng Juda, sa anumang paraan na hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bahay ng Juda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. Tignan niyo natin sa verse 9, mula verse 9 hanggang 11. Pagkatapos silang makinig sa hari ay lumakad na sila at naroon ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nangunasil sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. Labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ang kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamanyang at mira. Noon po ang Babylon, ang Media at Persia po ay nasa bandang silangan. Maring alam niyo po yung pong isang awitin, sabi sa awit, yung pong Babylon, Media at Persia, nasa bandang silangan, kaya may kanta, Prince of Persia telling fortunes by looking at stars. May mga Persian astronomers mahilig magbanggit ng mga tanda mula sa mga bituin. Ngunit ang mga Israelita ay sumuway sa mga kautusan at sumumba sa mga Diyos-Diyosan noon. Kaya bilang bunga nito, noong 586 BC, ang Israel ay kinugkob ng Babylonia. Sinunog nila ang templo ng Jerusalem na itinayo sa panahon ni Haring Solomon. Noon, maging ang mata ni Haring Sedekiah ay dinukit at siya ay ginapos at kinaladkad. Halos lahat sila ay dinala sa Babylonia, maliban na lamang sa mga iilang dukhang magsasaka at ginawang bihag sa loob. Ang mga Israelita ginalawang bihag sa loob ng 70 years sa Babylonia. Ngunit ang 70 taong pagkabihag ay hindi naging walang kabuluhan para sa Israel. Kaya dito, maiisip natin na si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan. Si Daniel, sila ay binihag ng mga taong may ayaw sa kanya. Sinabihan siya na kung sino man ang sumamba sa ibang Diyos maliban na lamang sa hari, ay itatapon sa yungib ng leon. Nalaman ito ni Daniel noon, ngunit siya ay patuloy na nanalangin na nakaharap sa Jerusalem 3 beses sa isang araw. Sa mga oras na iyon, si Daniel ay naglilingkod sa hari bilang tagapayo. At itong Daniel na ito, ang kanyang karunungan ay higit na mataas kaysa sa sino man. Kaya ibang tao ay nainggit sa kanya. Kaya nais nilang ipapatay si Daniel. Kaya nakabuo sila ng ganitong plano. Bakit hindi natin hilingin sa hari na ang sinumang sumamba sa ibang Diyos, maliban na lamang sa Haring Dario, ay ipapatapon sa yungib ng mga leon? Kaya ito ay nangyari, hindi ito pinag-isipan ng hari, kundi pinahintulutan na lamang ang kasulatang ito. Pinirmahan agad. Gayunpaman si Daniel ay nanalangin ng 3 beses sa isang araw na nakaharap sa Jerusalem. Siya ay nanalangin na ang mga Israelita ay agad nang makapanumbalik at muling maglingkod sa Diyos sa Jerusalem. Kasi siniyasat nila si Daniel pagkatapos dinakit. Sabi,
Ngayon ay kailangan nating sundin ang batas, kaya itapon natin siya sa yungib ng leon. At hindi na po ito mapigilan ng hari dahil naisabatas na niya ang kasulatan. Kasi sinabi niya, gawin ninyo. Si Daniel noon ay itinali at itinapon talaga sa yungib ng mga leon. Ang mga gutom na leon ay kadalasang dinudurog ang mga buto at kinakain ng mga taong pumapasok doon sa yungib. Itinapon nila si Daniel sa yungib ng leon. Ngunit itinikom ng Diyos ang bibig ng mga leon. Ang mga leon ay naduwag sa harapan ni Daniel na kagaya ng mga tuta. Ang hari na lubos na kinagigiliwan si Daniel dahil sa kanyang karunungan at kaalaman ay nagpunta doon ng umaga upang siya ay makita at malaman kung siya ay buhay pa o patay na. At siya ay nagtanong. Sabi ng hari, O Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, ang iyo bang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ay nakapagligtas sa iyo sa mga leon? At nagulat siya dahil si Daniel ay sumagot. Sabi ni Daniel, Opo, iningatan ako ng aking Diyos. Ngayon ay mapapatunayan na wala talaga akong kasalanan. Kaya si Daniel ay hinila mula sa yungib ng mga leon. At ang mga taong nagkasundo laban kay Daniel, sila po ay ipinatapon sa yungib ng leon. At bago pa man sila bumagsak sa lupa, ay tinangay na sila ng leon. Dinurog ang kanilang mga buto at kinalaunan, pinatay sila. At gayon din, noon, sa panahon naman ng Persia, ang hari ng Persia ay naniwala na ang Diyos na pinaglilingkuran ni Daniel ay tunay na Diyos. Gayon din, ang tatlong kaibigan ni Daniel ay sinabihan na ang sino mang hindi sumamba sa ribultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebukadnesar ay ipapatapon sa hurno na nagniningas na apoy. Kaya ang kanyang mga kaibigan na sina Shadrach, Meshach, at Abednego ay dinala sa harapan ng hari at binigyan ng isang pagkakataon na sumumba sa ribulto, Shadrach, Meshach, at Abednego. Binigyan sila ng pagkakataon, sambahin lang nila ang ribulto upang hindi sila parusahan. Subalit, hindi nila ito sinunod. Kaya dinala sila sa harapan ng hari at binigyan ng isang pagkakataon, subalit hindi pa rin po sila sumunod. Hindi nila sinamba ang ribultong ginto na ipinagawa. Kahit na kami ay ipatapon, sabi nila sa hurno ng apoy, kami ay naniniwala na iingatan kami ng aming Diyos. O sakalimang hindi, hindi pa rin kami sasamba sa iyong Diyos-Diyosan. Kaya ang hari ay nagalit at sinabi, ang lakas ng inyong loob at ginawa niyang 7 beses na mas mainit ang apoy sa hurno. At sila ay ginapos at itinapon sa hurno ng apoy. Napakainit nito, kaya na kayang sunugin maging yung mga taong nagtapon. At bigla, mayroong 4 na tao na naglalakad sa hurno. Ano ito? Tingnan ninyo, sabi. Ilang tao ang naroon? 3 dapat sila. Ngunit, 4 na sila. Ako ay umaasa ng isa sa kanila ay ang anak ng Diyos, sabi po ng hari. Kaya sabi ng hari, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo at pumarito kayo. Kaya sina Shadrach, Meshach at Abednego ay lumabas sa kalagitnaan ng apoy. At yan ay nakasulat sa Daniel chapter 3 verse 26. At sila ay naglakad palabas mula sa hurno ng apoy. At ang mga buhok ng kanilang ulo ay hindi nadarang, ni nasunog man ng kanilang mga suot, ni nag-amoy apoy man sila. Kasi sino ang isa sa kanila? Ito ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang hari ay lumuhod sa harapan ng 3 kaibigan ni Daniel at nagsabi, aking paglilingkuran ng Diyos na inyong pinaglilingkuran. Kaya sabi ng hari, ako'y nag-uutos na ang bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang masama laban sa Diyos nina Shadrach, Meshach at Abednego ay pagpuputol-putulin at ang kanilang mga bahay ay gagawing bunton ng basura. Kaya ginawa ito ng hari. Kaya dahil sa himalang ito, ang mga hari sa Babylonia, Media, maging ang Persia, na mga pinaka makapangyarihang mga imperyo sa panahong iyon, Babylonia, Media at Persia, nagawa nilang maniwala sa Diyos ng Israel. Kaya marahil, ang mga pantas na mula sa silangan
ay mga astronomers na nag-aaral ng mga bituin. Sila ay mga astronomers. Kaya mga astronomers na ito ay nalalaman na ang mga taong naniniwala sa Diyos na lumikha at namumuno sa sangsinukob, ito rin ang Diyos ng mga Israelita. Kahit ang mga astronomers na iyon ay mga hintil, sila ay sumampalataya sa Diyos. At inaasahan nila na magpapakita ang hari ng mga Hudyo na kanilang hinihintay, kaya pinag-aralan nila ang kalangitan o yung tinatawag na celestial bodies upang makahanap sila ng mga tanda. Ngunit bigla, mayroong bituin na wala naman dati. Lumitaw ito sa dako ng Israel, kaya nagulat ang mga pantas na ito at sinabi nila, ito na marahil ang kapanganakan ng hari ng mga Hudyo na ating hinihintay. Hindi ko po alam kung sila ay sumakay sa kabayo o di kaya sa kamelyo upang magbigay puri sa hari ng Israel. Marahil po ay mayroon din silang mga kasama. Marami sila. Bakit? Dahil ang mga pantas noon, sila po yung mga tagapayo na naglilingkod sa hari. Dahil sila yung mga espesyal na tao na may pinag-aralan. At sila, bilang mga astronomers, pinag-aralan nilang mabuti ang mga bituin at humanap talaga sila ng tanda. Marahil ay mayroon silang mga kasama. Anyway, ang Persia at Babylon ay matatagpuan sa silangan. Sinasabi nila na ang layo nito ay higit, sa Jerusalem ay higit 850 kilometers, kaya umabot ng maraming buwan bago sila nakarating doon. Marahil ay nagkaroon sila ng maraming kahirapan sa pag-akyat sa mga bundok, pagtawid sa mga ilog, at maraming mga panganib marating lamang ang Jerusalem. Gayunpaman, inisip nila na ang hari ng Hudyo ay hindi lamang hari ng mga Hudyo, kundi ang hari na isinugo ng tagapaglikha na gumawa ng langit at lupa. Kaya naman, naglakbay sila ng around 850 kilometers sa loob ng maraming araw sa gitna ng kahirapan na may iisang pag-iisip na sambahin ang isinilang na hari ng mga Hudyo. Marahil ay aabuti ng ilang araw kung gagamit ka ng sasakyan, ngunit noon, ang mga tao noon ay sumasakay lamang sa mga kabayo o di kaya sa kamelyo. Ang mga pantas pumunta sila sa kabila ng maraming mga kahirapan. Ang mga taong ito ay ang mga pantas at napakatalino. At dahil mayroon silang mga kasama, hindi sila mga ordinaryong mga tao lang. Nagtungo sila sa Jerusalem dahil inisip nila na ang Panginoon ay hari. Kaya marahil, sabi nila, ay ipapanganak sa Jerusalem na kabisera ng Israel ang hari. At sinabi sa Matthew chapter 2 verse 2, tanong nila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sabagat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya isambahin. Kaya naman, nang marinig ito ni Haring Herodes, siya po ay nabahala, pati ang buong Jerusalem. Kaya inisip ni Haring Herodes, maaari, dahil nagtatanong sila na ipinanganak na ang hari ng Hudyo. Nasaan? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan. Naparito kami upang siya isambahin. Kaya inisip ni Haring Herodes, ano? Ako ang hari. Ngunit may isang hari ang ipinanganak? Kaya sa isip niya, papatayin ko siya. At ang mga Israelita ay nabahala dahil ang hari na kanilang hinihintay ay ipinanganak na. Ang araw na ipinanganak si Jesus, sinasabi ng iba na sa mga araw na ito, ipinanganak si Jesus kahit na hindi naman. Sila lamang gumawa nito at kapag dumating na ang Pasko, ang buong mundo ay nagkakagulo. Hindi kaguluhan ng araw ng kapanganakan ng Panginoong Jesus. Hindi po ganun. Ano man ang mangyari, ang hari ay nagtanong, saan isisilang ang Kristo na hari ng mga Hudyo? Kasi nabi nila, ayon sa nakasulat sa Mikas chapter 5 verse 2, na isisilang siya sa Bethlehem. Sabi nila, okay. Ngayon si Haring Herodes at ang mga kasama niya ay nagulat. Ngunit isang bagay ang dapat nating pag-isipan tungkol dito. Alam niyo po, nasa 10 kilometers lamang ang Jerusalem patungo sa Bethlehem. Ngunit sino po ang pumunta sa kanila? Walang sino man. Kakaiba, dahil wala po. Kakaiba po ito. Ano pong ibig sabihin nito?
Patuloy pa rin sinasabi ng mundo na ipinanganak si Jesus at ang mga tao ay nagnenegosyo upang magkaroon sila ng kita at ang mga peking Kristiyano ay gumagawa ng kaguluhan, ngunit tinanggap ba nila si Jesus? Sabi nila, "Joy to the world, the Lord has come." Umaawit sila ngunit hindi nila tinanggap si Kristo. Sa John 1:11, siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Tumanggi sila. Hindi nila tinanggap si Kristo. Gayunman, sabi ni Herodes sa mga pantas, "Sige, humayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag siya ay inyong natagpuan na, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako rin ay makaparoon at siya ay aking sambahin." Ngunit sa kaloob-looban niya, iniisip niya, "Pupunta ako at papatayin ko. Papatayin ko siya, yung sanggol." Pagkatapos silang marinig ito habang sila ay nasa daan papunta sa Bethlehem, bigla nakita nila ang bituin na nakita sa silangan. Parang nawala ito sa gitna ng paglalakbay nila at isang mababang bituin ang nagpakita sa kanila at ginabayan sila nito hanggang sa tumigil sa bahay na kinaroroonan ni Jesus. Ang mga pastol ng Bethlehem ay kaagad na nakabisita kay Jesus pagkatapos niyang ipinanganak. Ngunit para sa mga pantas po, umabot ng mahabang oras bago sila makarating sa kanya. Kung ganun, ang batang si Jesus ay nasa sabsaban pa rin ba? Wala na po. Sa sandaling iyon, siya na po ay nasa isang bahay na nasa bahay na po siya kaya eksaktong itinuro ng bituin ng kinaroroonan ni Jesus. Kaya pumasok sa bahay ang mga pantas at nakita nila na magkasama si Jesus at si Maria. Pero lilinawin ko po, hindi si Maria ang sinamba ng mga pantas. Ang mga Katoliko kasi, sinasabi nila, sumamba raw sila kay Maria. Kung titignan nyo ang mga larawan na ginawa ng mga Katoliko, ito ay laging si Birheng Maria at ang sanggol na si Jesus, lagi po iyon. Sumasama po ang loob ko kapag pumupunta ako sa Europe kasi ito yung nakikita ko. Sanggol pa rin si Jesus at sinasamba nila si Maria. Nananalangin ang mga Katoliko. Sabi nila, "Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. Maria, 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 Maria." Maria ang sinasamba ng mga pantas, sabi nila. Hindi po. Nagpatira pa sila at sumamba kay Jesus. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, inihandog nila ang kanilang mga kaloob. Pero mga Katoliko, "Maria, Maria, bukod kang pinagpala sa babae ng lahat." Hindi po. Hindi sinamba ng mga pantas si Maria. Si Jesus, ang bata, ang sanggol, ang kanilang sinamba at pinagkalooban ng ginto, kamanyang at mira. Sinamba nila si Jesus. Sila ay mga taong ginabayan ng banal na espiritu. Hindi sila pumunta ng walang dala, kundi naganda sila ng mahalagang kaloob upang ibigay kay Kristo sa oras na makita nila ang paparating na hari. Ginto ang pinakamahal na regalo noon na ibinibigay sa hari. Ang kanyang kamanyang ay ginagamit naman ng mga pari upang mag-alay ng alay, magandog ng alay sa Diyos. At ang mira ay ginagamit upang hindi mabulok ang patay. Sinamba nila si Jesus bilang hari ng mga hari at bilang paring tagapamagitan na namatay para sa atin, na muling nabuhay at patuloy na nananalangin para sa atin. Si Jesus ay parehong pari at hari at sinamba nila si Jesus bilang Panginoon ng buhay na hindi nabulok at muling nabuhay. Ngayon ang dapat nating pag-isipan na ang mga taong naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon ay dapat maghanda rin upang batiin ang Panginoon. Alam niyo po, habang hinihintay ang araw na iyon na may pusong sumasamba sa Panginoon, kahit na anumang kapigatian, kahirapan o pagdurusa yung kaharapin natin hanggang sa makita natin ang Panginoon. Gaano karaming pagdurusa, kahirapan at sularinin mayroon ng mga Kristiyano sa mundong ito? Marami. Gayunpaman, ang Panginoon ay malapit nang dumating. At kung iisipin natin, babatiin natin ang Panginoon sa kaluwalhatian. Malalagpasan natin ang lahat ng kahirapang ito kapag ganun ang nasa puso natin. Makakaya nating tiisin dahil mayroon tayong pag-asa. Ang mga taong may pag-asa ay kayang lagpasan ng mga kahirapan, mga pagdurusa,
at dapat maghanda tayo ng handog para sa Panginoon kapag siya'y bumalik na. Hindi ibig sabihin nito na dapat din tayong maghandog ng ginto, ng kamanyang o mira, kundi ang pinakamahalagang bagay ay ang mismong sarili natin. Opo, ang ating pinakapunong pari na si Jesus, ang Panginoon ng ating buhay na patuloy na nananalangin para sa atin, at ang puso na sumasamba sa Panginoon na darating bilang hari ng mga hari sa ating mga puso, iyon ang handog na pinakakinalulugdan ng Panginoon. Opo, para sa atin na mga nabubuhay sa huling panahon, meron tayong tiyak na tanda para sa atin. Mga natural na tanda, tanda sa politika, tanda sa ekonomiya, nariyan na lahat, at marami pang mga tanda ang nangyayari sa buong mundo. Ngunit, ito po ang tanong ko. Sa lahat ng mga tanda na ito, alin po ang binibigay na pinakatanda? Yung pong natural na tanda, nariyan na, politika, ekonomiya, nariyan na. Pero may isang tanda po na pinakatanda. Ano po ito? Tingnan po natin 2 Peter. 2 Peter chapter 1 verse 9. Ikalawang Pedro chapter 1 verse 19. Verse 19. Kaya't mayroon kaming salitang propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin, gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tanda sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Sabi, mayroon kaming salitang propesiya na lalong tiyak. Kahit na marami po ang mga propesiya, gayon pa man, nasa atin po ang pinakamahalagang propesiya. Anong propesiya? Mga tanda na mangyayari bago ang pagdating ng Panginoon. Kasi sabi ito, mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin, gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim. Kaya bago sumikat ang araw, mayroon pong talas sa umaga, lumalabas ito. Hanggang sa pagbubukay liwayway, at ang talas sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ano po ito? Ang ibig sabihin nito ay ganito, kailangan magtuon tayo ng pansin sa salita ng Diyos. Silang mga naghihintay sa pagdating ng Panginoong Jesus ay kailangang nag-aaral ng Biblia. At isa pa, dahil maraming mga salita ang patungkol sa pagdating ng Panginoon, ang mga pananampalataya ay dapat na magbigay pansin sa mga salitang ito at magandang salubungin ang Panginoon. Hanggang sa pagbubukang liwayway at ang talas sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Kung gayon, dapat po ba tayong maghanap ng tala na gaya ng mga pantas? Hindi po. Sinabi po sa Numbers 24, lalabas ang isang bituin sa Jacob at may isang setro na lititaw sa Israel at dudurugin ang noon ng Moab at lilipulin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan. Ang tala ay tumutukoy kay Haring David ng Israel. Kaya mayroong isang tala sa bandila ng Israel. Ang tala nila, o yung bandila tat sulok, ito ang tala ni David, David Star. Ang hari ng Israel na sumakop sa mga kalapit na bansa at bumuo ng isang matatag na kaharian. At ang Panginoon Jesus ay siyang Kristo na huhukom at sasakop sa mundong ito. Dapat po nating makita si Kristo hindi lamang bilang tagapagligtas, kundi bilang hari ng mga hari din. Yan ang ibig sabihin. Subalit ngayon, maaari ba nating malaman ang itsura ng Panginoon sa pamamagitan ng mga tala sa ulap? Kung susubukan mong humanap ng mga bituin, maaari ka pong magkamali at makikita mo satellite. Ito ay malaking pagkakamali kung susundan mo ang isang satellite. Sabi, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang talas sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Hindi po sa langit kundi sa puso. Ito ay ang ipaalala kung gaano na po kalapit ang kanyang pagdating. Kaya nga, magbigay pansin hanggang sa ang tala ng umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Kasi lang mga sabik na naghihintay sa Panginoon, tinitignan nila ang Biblia. Nauunawaan ng iba't ibang tanda at ang pagdating ng tala sa kanilang puso. Alam nilang ang Panginoon ay napakalapit na. Kapag ang tala sa umaga ay lumitaw, nalalaman natin na ang pagbubukang liwayway ay malapit na. Nauunawaan natin sa ating puso na ang araw ng Panginoon ay lumalapit na talaga. Kaya, dapat po tayong maghanda sa pagsalubong sa Panginoon. Time's up na po. Gayunpaman,
Dapat po tayong maganda sa pagsalubong sa Panginoon na muling darating. Una po ay dapat na ang mga kapatiran ay nananatiling gising, gaya ng mga pastol sa Bethlehem na gising sa gabi upang mapanatiling gising ang mga tupa. At binanggit ni Apostol Pablo ang tungkol kay Phoebe noon. Ipinagtatagubilin ko sa inyo, sabi niya, si Phoebe na ating kapatid na babae na lingkod sa iglesia na nasa Sentria. Siya po ang nagdala ng sulat para sa Roma na siyang isinulat ni Pablo. Gaano kahalaga ang gawaing ito? Bakit ipinagkatiwala ni Pablo ang bagay na ito sa kanya? Sabi, upang tanggapin niyo siya sa Panginoon ayon sa nararapat sa mga banal at tulungan ninyo siya sa anumang bagay na kakailangan niya sa inyo sapagkat siya na may katulong ng marami at ng aking sarili. Ano ang kahulugan ng katulong? Tinulungan niya si Pablo upang maipangaral ang Ebanghelyo. Kaya sabi ni Pablo siya na may naging katulong ng marami at ng aking sarili. Ito po yun. Mayroong mga tao sa church na tumutulong at pumuprotekta sa mga mahihina pa ang pananampalataya. Ang mga Kristiyano ay hindi lamang dapat protektahan ang kanilang sarili, kundi maging ang ibang mga kapatiran. Kaya ito po, tinawag siyang katulong. Siya ay may naging katulong. Kaya ito pong mga pastol sa Bethlehem noon na nanatiling gising ay tumutukoy sa mga Kristiyano ngayon, nagising din. Itong mga pastol noon mula sa malapit at ang mga pantas na mula naman sa napakalayo, mga 850 kilometers ang layo, sila ang mga tao na nakakita at tumanggap ng gabay at pagpapahayag ng Diyos. At ang mga tao na nagmula sa malapit ay dapat na tumanggap ng pagpapahayag, gayon din ang mga mahihirap. Kaya nga, ako'y nagpapasalamat na inyong ikinubli ang mga bagay na ito sa mga marurunong at matatalino at ipinahayag mo ang mga ito sa mga sanggol. Oo, Ama, sapagkat gayon ang nakakalugod sa iyong harapan. Kaya maging marurunong man o hindi, mahirap o hindi, silang mga tumanggap ng pagpapahayag ng Espiritu ay maniniwala sa Panginoon at sasalubungin sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Ang mga pantas na nagmula sa malayo ay may mga pinag-aralan, mayayaman at makapangyarihan. Tinanggap nila ang pagpapahayag ng Diyos. Malayo man o malapit, marunong o ignorante, mayaman o mahirap, silang mga tumanggap kay Kristo ay dapat na nagtataglay ng pagpapahayag ng Diyos. Dapat silang tumanggap na may gabay ng banal na Espiritu. Kaya, nang ang mga pantas ay ginabayan ng tala at nakita nila ito, labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Tayo din po, tayo ay labis na nagagalak at nagalak nang matanggap natin ang gabay ng banal na Espiritu. Dahil ito ang ipinakita sa atin ng Panginoon. At kung paanong sinamba, kung paanong nag-alay ng mga mamahaling regalo na kanilang inihanda para sa Panginoong Hesus, tayo naman po sa ating mga puso ay ang Panginoong Hesus din dapat ang pinakamahalaga sa atin. Dapat nating isipin na karapat dapat siya na paglingkuran sa pamamagitan ng pagbibigay ng kung anong meron tayo, maging ang lahat-lahat sa atin, kailangan nating ihandog sa Kanya. Huwag natin siyang tawagin Panginoon sa ating labi lamang. Kasabi ni Marco sa 7:6, ginagalang ako ng bayang ito sa kanilang labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Hindi tayo dapat magsalita sa pamamagitan lamang ng bibig, ng labi. Kung tayo ay nagkukunwari na minamahal natin siya, subalit kung ating puso ay malayo sa kanya, ito po ay labis na kamalian. Ngayon po, dapat po tayong maganda para salubungin ng Panginoon sa muli niyang pagdating. May ilang araw ba po ang natitira sa taong ito? Maari pong dumating ang Panginoon sa taong ito, tama? Maari siyang dumating paglipas ng ilang araw. Kung hindi naman po ay sa susunod na taon. Gayunpaman po, nakakatiyak po tayo na malapit na ang kanyang pagdating. Kaya sinasabi sa atin ng Biblia kung anong klase ng tao ang sasalubong sa Panginoon na muling babalik gaya po ng mga taong sumalubong sa Panginoong Hesus sa kanyang unang pagdating. Ano mang araw dumating ang Panginoon, dapat tayong magkaroon ng isip na salubungin ng Panginoon at sundin ang salita
at mamuhay ng malinis at magkaroon ng maka-Diyos na pamumuhay. Manalangin na po tayong lahat. Mahabagin naming Diyos Ama, salamat po sa pagliligtas sa amin sa huling araw na iyong itinakda. Sa natitira po naming buhay, hayaan po ninyo kaming mabuhay na sumusunod sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos, na sumunod sa salita ng Diyos na may pusong nananabik sa pagbabalik ng Panginoon, at gabayan mo po kami upang kami ay magkaroon ng gising na pamumuhay. Hayaan niyo po kaming maniwala sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng maingat na pagbibigay pansin sa mga pagpapahayag sa huling panahon na ipinapakita ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, gaya ng tala sa umaga na sumisikat sa aming puso. At bigyan mo po kami ng puso na nagnanais sa Panginoon na muling babalik. At gabayan mo po kami upang kaming mga Kristiyano ay makaasa sa araw na iyon ng may banal na asal, pagiging maka-Diyos at masiding pagnanais para dito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.